unang nagsagawa ng briefing sa opisina ng DENR sa Barangay Lahog, Cebu City. Ipinaintindi sa kanilang mga partner kung ano ang Oplan Baklas, paano isasagawa ang operasyon at ano ang batas tungkol dito. Ayon sa DENR, paglabag sa Republic Act 3571 pati na sa Presidential Decree 953 ang paglalagay ng campaign materials sa mga puno. Ito ang target nila sa operasyon. Bumuo sila ng tatlong grupong mag-iinspeksyon sa iba't ibang lugar sa Cebu. Binubuo ito ng mga kinatawan mula sa DILG, DPWH, Pulisya, Penro at Senro. Sa Virama Street, Barangay Guadalupe, Cebu City, maraming nakumpiskang campaign materials na wala sa mga designated posting areas. Sa Banawa area, posters din ng mga kandidato ang kanilang nakuha. Bukod sa mga poster ng mga kandidato, maraming advertisements din ang nakitang nakalagay sa mga puno. Kasama rin tinanggal ang mga ito. Hangyo sa ilang mga supporters, no? Dili paglansang, pagbutang og mga posters na makadaot sa atong mga kahoy. Paalala ng mga otoridad sa mga kandidato, posibleng magmulta ang mga lumalabag sa mga patakaran. Naman yung balaod, no? Nagabawal ni ini Comelecas na nasa lay designated area lang para campaign materials. DPWH ayaw sa nila ng major roads na naay mga daghan nga mga ikabit na obstruction sa mga motorista. Nico Sireno, Nagbabalita, Pilipinas.